everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here the Chocomucho Flying Titans who won in 5 sets against the Petrogas Angels. Coach, congratulations on the win. Anong masasabi mo, first 5-setter in the PBL 2024? Hanggang ngayon, medyo ano pa rin, nag-iisip pa rin kung bakit nangyari yon sa sitwasyon dahil marami kaming chance na pwedeng ano, matapos na. Pero sabi ko, hindi madaling ibibigay para sa amin. Thankful pa rin kami na kahit papaano ang bandang huli, nakuha pa rin namin ang panalo. Although hindi lang galing sa amin yung ano, last point. Pero siyempre, panalo pa rin. Kung ano man yung naging sitwasyon namin ngayon, sana matutunan pa namin ulit sa pagdating sa mga ibang game namin. Thank you, Coach. Ikaw, Sisi, paano lang din kayo nag-usap in the court noon? Nag-five sets yung game. Grabe yung kabaho kanina. Kasi sobrang ano talaga, unpredictable yung mga, lalong-lalo na yung serve ni Buteri talaga. Like, ang bilis bumaba. And I think doon sila advantage talaga. Kasi personally, nawalan din ako ng pasa. Pero ang ginawa lang talaga namin is tibayan. Patibayan na lang talaga ng loob kanina and wala na kaming ibang inisip kundi pumuntos and thankfully binigay sa amin kanina. Kaya, yan. Thank you. The floor is open for a question. Sisi, napansin mo kanina parang ito yung target ng mga spikers ng Petrogas pagdating sa mga sa offense nila. Yun ba yung parang naging motivation mo para manggigil naman pag ikaw na yung time na hindi na talaga ako na bibigla kung ako yung ita-target kasi aminado talaga ako na yun yung mga yan yung pagkukulang ko talaga kahit anong gawin ko pero ang ginagawa ko lang talaga as long as kaya kong pagandahin or kumbaga ba muscle memory ata yun basta nag-iisip na agad ako nasa bola pa lang ng server yung ano nasa server pa lang yung bola, iniisip ko agad na parang kailangan maganda to. And sinasabi ko din sa kanila talaga na pag maganda yung receive ko, puntusin natin kasi minsan lang yun. We also have our best player of the game here, Mars Alba, with 25 excellent sets. Mars, ano lang din masasabi mo sa naging performance mo tonight? Nag-5 sets kayo against Petrogas. For me, syempre, nakukulangan pa rin ako. Pero, yun nga, pinipilit ko na sundin yung sistema nila, Coach Dante. And, siguro, connection pa with the ates. Kasi nga, yun, kulang pa talaga. Pero, pagtatrabahuan naman. Coach, ano yung tumatakbo sa isip nyo nun? Kasi, isang point na lang yung kailangan nyo nun eh. Tapos, medyo napahaba pa ng bagay. Parang yun nga nangyari nung first set, nangyari nung first set talagang medyo kahit paano kinabahan din naman ako sa sitwasyon na yun kasi lahat naman tayo sa sitwasyon na yun lalo na yung ano na nagkakaproblema kami doon sa receive namin talaga and sabi ko lang laban lang kung ano man yung maging kalabasan nito is kagustuhan ng bawat team ko sino yung musong manalo sa last na yun buti lang ibinigay nila sa amin kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sobrang laking ano natutunan namin to sa ngayong game na to sana mas ma-apply pa namin pagdating sa mga next game namin. Coach, first game lang din pala na nagkasabay ngayon si Mars tsaka si Dina. Yun, resulted in a win. Ano lang nagustuhan mo dun sa rotation na yun? Sa ngayon, siyempre, ano eh, yun naman yung sinasabi ko nung nakarana, yung ano yung pagkukulang namin, ito yung ano, kasagutan sa gusto namin mangyari sa ano, pagdating ngayon sa mga game namin na anytime na mayroong struggle kami din sa opensa namin, mayroon akong huhugutin anytime na magbabago ng tempo, magbabago ng ano, ng sitwasyon namin. Kaya sobrang thankful ako na una talaga na pumayag sa amin si Mars sa ba na pagkuha namin. And siyempre, kahit sino naman ang gamitin dyan, magpe-perform ang importante lang sa amin is yung every time na may situation talaga, kailangan namin maximize talaga. Mars, sunod-sunod na magaganda din talaga yung performance mo. First game, naka 18 excellent sets ka ngayon, 25. Sa tingin mo ba, nakapag-adjust ka na talaga sa system ni Coach or nagagamay mo na yung mga spikers mo? For me, medyo nagagamay. Pero
nakukulangan pa rin po talaga ako sa sarili ko kasi kailangan ko din mag-abol talaga. Kasi nga, ako lang yung bago sa loob eh. So, kailangan ko abulin yung sistema and yung galaw nila sa loob and mag-connect pa. Si Siri, yung last time na nag-usap tayo, parang sabi mo na yung, ano ba yan, parang first time yung mag-connect ni Mars inside the court. So, sa nilaro niyo today, parang kamusta? Nakakita ko ba ng improvements or anything? Oo naman, like, ano lang, sabi ko lang naman kay Mars, taas niya. Basta, pag nasa harap ako, huwag kang mag-alala. Kung magkamali man ako, hindi mo kasalanan yon. Inaako ko talaga kasi, syempre, bago pa nga siya sa team namin, ginagawa niya ng paraan na makonek. And kanina, oo na nakikita ko na nag-connect kami kanina. Ayan. Sisi and Mars, gano'n nalang kahalaga na ganito kaaga parang sa Sisi, pero nabigyan na kayo ng ganitong challenge na dito ang five sets. Subukan talaga ng character na kapag hinahabol kayo, nakakapag-stand your ground here. Ah, syempre, sabi ko nga kanina, charge to experience namin yun kanina, like, yung character namin talaga na nakikita kanina. And, nangyari yun kanina, siguro may rason para siguro wake up call or kung ano man, pero tinatanggap namin yun and alam namin, matutunan namin yun sa mga susunod namin na games. For me po, magandang siguro iti-take na lang din as positive ano na challenge yun sa team namin and yun, maagang ang lumabas, at least mas mapagandaan pa namin yung mga susunod na games. And follow up lang kay Sisi dahil niya naka 22 exam receptions ka and sinabi mo rin yung previous game ni Kenny Fresco na receive yung parang main na kulang pa sa game. So, tingin mo ba medyo maganda rin yung step up ng floor defense mo? Parang si Mars yung makakasagot niyo. kanina, medyo ano lang talaga ako kanina pag mga dikdikan na laro na nabobother lang talaga ako minsan. Parang kailangan, parang nagmi-mix na yung naiisip ko. Kasi kanina, straight yung tatlo at misreceive lahat yun. Kaya sa akin galing yun. And dito, siguro, baka joke time lang talaga. Joke lang. Pero, siyempre, masaya ako kasi sa araw-araw kong ino-overload yung reception ko, may bunga namang nakikita. Kaya, happy for you, happy for me. Sisi, follow-up nga lang dun. Ano lang masasabi mo dun sa matchup mo kay Brooke? Pag, you know, pag beach volleyball, walang lapagan ng bola. Ganda ng numbers si parehas. Ano masasabi mo dun sa matchup? Ang galing matchup niya talaga. Ano talaga siya? Experience andun talaga. And sabi ko nga, unang-una pa lang, sabi ko, pagka ano pa namin ang mga kamayan ko, sabi ko kay Kat, ang ganda ni Brooke, sabi ko. Sabi, yeah. Tapos sabi ni Kat, sabi ko kanina na, nung nagsimula na yung laban, sabi ko, hala, malakas talaga. Kahit sa pwesto ng 4, natatamaan niya kami. And, chinallenge ko yung sarili ko kasi mas may height si Brooke. And, ang ginawa ko lang kung paano maglaro, paano magtrabaho. And pinapakita ko rin din na kahit kami ganito maliliit, pinapakita rin namin na kung ano yung meron kami. And tinatrabaho din namin yung sistema ni Coach Dante. And siguro sa mindset din ng team na nakatulong sa akin na makapuntos and manalo kanina. Coach, kasi pag gitgitan, especially pag holding on to a lead, it's usually character and that's something na hindi mo naman natitrain, di ba? Pero looking at po kung ano yung mga nangyari dun sa sets na nag-give up niyo this time, I guess parang how do you plan on working on that and yung pag-close out po ng team in crucial moments?
Well, sa ganung sitwasyon, yung player din naman lang ang makakasagot nun eh. Sa amin lang, moron, ano lang talaga, mag-remind lang sa gagawin na yung disiplina sa loob ng court, kung ano yung nagiging sitwasyon, ano yung kailangan mong gawin. And siguro, dun pa lang makikita nila kung ano yung dapat gawin sa susunod na game. Kasi sa sitwasyon na yun, talagang hindi ka talaga sumunod sa sistema talaga. Nawawala talaga eh. Siyempre, kasama din talaga sa team yan or sa player na ano. Pero yun nga, unti-unti, pagdating sa mga sa umpisa pa lang yan, nagsisimula din sa dulo, siguro unti-unti nilang unti-unti namin ano magiging yung ganung sitwasyon. For coach and the players, next game nyo against Cherry Tigo, both unbeaten kayo so far, paano lang din makakatulong tong win na to coming into that game? Sa ngayon siyempre inisip namin agad yung next game namin, pero kung ano may naging lapses namin, talagang kailangan namin pag-usapan ulit para bumalik sa ano yung ginagawa namin. Kasi sa sitwasyon to talagang ano eh, sobrang pagod na yung player ko, and sobrang ano nagawa yung hindi na yung masyadong magawa yung gusto namin mangyari. Yun nga, sabi ko kanina, yung mga end game medyo nagkulang kami. Siguro talagang kailangan namin pag-usapan sa sitwasyon na gano'n, na kung paano kami manalo pagdating ng end game. How about for CC or Mars? Back to drawing board muna kami, and antayin na lang namin kung paano namin gagawin, and sabi nga ni coach, paano namin trabahuin pag dating sa mga ganong sitwasyon. And ayun, sumunod lang sa kanya kasi hindi ako sumunod kanina. Same lang din po sa sinabi ng coach nila ate. Yun nga po, pagdatrabahuan pa po talaga, kasi every game may mga challenges talaga eh. And yung mga nakakatapat namin, mga unang games namin, malalakas talaga. So, kailangan talaga namin paghandaan. Thank you, coach. Thank you, CC. Thank you, Mars. Congrats. Kayo pinabalikan niyo ako pa. Thank you.